If okay lang. Mm. Okay lang ba? O sige, ano lang naman. Parang hindi na makagalaw si Ma'am Jules, guys. Kinakabahan ako. Hindi ba? Ting lang naman to. Sige, sige. Sa loob ng ilang buwan, minahal mo? Mm. Sobra? Uy, pa-share ng live, guys. Siyempre. Mm. Sino ba? Pero sa pagmamahal na binigay mo sa kanya, no? Naramdaman mo ba yung pagmamahal na kumbaga in return? Hindi naman sinasabi kapag nagmahal kasi tayo, dapat magmahal lang tayo na walang kakapalit. Di ba? Pero bilang ikaw, nararamdaman mo ba yung pagmamahal niya sa'yo bilang partner mo? May time na hindi. May time na yes. Kasi but para nanginginig si Ma'am Jules? Palbahay ka talaga. Hindi mo sinabi sa akin na ganito pala yung topic. Oo, syempre. Di ba ganda kasi maglabas tayo ng sama ng lobby? Kasi kapag sobra-sobra na yan, kapag naipon yan, di ba? Oo, baka masakit lalo yan. Di ba? Hangin lumabas pag naipon. Masakit yan. So, sa mga pinapakita niya sa'yo, sa tingin mo ba, o nakikita mo ba sa sarili mo na siya ba yung lalaking dapat makasama mo habang buhay? Actually, hindi ko pa ma-imagine eh. Hindi ko pa ma-imagine. Kasi, may time na hindi mo pagkakatiwalaan talaga. May time naman na parang tiwalang-tiwala ka. Tapos the following day, iba na naman. Alam mo yun? Pero sinasabi niyang mahal ka niya. Oo. Oh. Nararamdaman mo ba? Minsan. Oo. Oh. Ibig sabihin, hindi ka sigurado sa sarili mo? Hindi pa kasi ano eh. Meron kasing dalawang klaseng pagkagusto. Oo. Jules. Ano ba yun? Turuan mo nga ako sa ganyan. Bumaga, there are two times. Experience sa ganyan eh. May dalawang klaseng pagkagusto. Pwedeng gusto ka niya dahil mahal na mahal ka niya. O gusto ka niya dahil may gusto siyang makuha. So, what do you think? Alin ka dun sa dalawa? Minsan, napifeel ko na parang may mahal niya ako. Or minsan naman, parang may gusto lang siyang makuha. Ano kay? Tawag dito. Bias. Naku-confused ano, talaga ako. Ano kay? Kung kabaga playing safe kay. Tayo, alam naman natin yun sa sarili natin kung ano ba talaga. Diba? Ano ba talaga yung nararamdaman mo dun sa dalawa? Ramdam mo ba na mahal ka niya? O ramdam mo ba na mahal ka niya dahil may gusto lang siyang makuha? Isa lang dapat gusto kong marinig. Nararamdaman ko naman na mahal. Yeah. Nararamdam ko naman na mahal niya. Okay. Mm-mm. So sa hanggang sa pag hanggang sa ngayon ba okay kayo? Nakachit na siya. Ano? Alam mo dapat ano Jules, kung sino man siya or kung sino man siya, dapat ano siya eh, dapat kung ano yung marinig niya sa iyo, dapat maging proud siya kung maging totoo siya sa iyo. No. And bilang ikaw, dapat maging proud ka kung anong nararamdaman mo. Kasi maraming nanonood sa atin eh. Kapag mahal natin yung isang tao, di ba? Kung baga yung makakarinig nun, dapat maging proud ba? Pati ikaw mismo. Kasi mahal mo nga eh. Dapat wag kang matakot kung ano yung sasabihin mo. Wag tayo mag-matter sa edad, single mom o single man o hindi. Nandito na tayo sa mundo eh, di ba? Hayaan natin yung mga taong mapanghusga. Ay, Jong Zoli. Diba? Kasi kung ang pakinggan lang natin yung ibang tao na walang ginawa kundi mag-criticize sa atin sa mga ginagawa natin, wala tayong magagawa sa buhay natin. Diba? Instead na gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng pamamaraan kung paano tayo mag-excel sa mundong ito, wala na tayong ginawa kundi magbantay din sa mga taong nagagalit sa atin. Diba? Kung mahal mo yung isang tao, mag-focus ka lang sa kanya. Diba? Kaya nga.
Pero kung okay, alam mo naman... Dapat naman talaga nakapokus ka lang sa isa. Mm, hindi naman ibig sabihin na may ka-text ka, eh pinapatulan mo na, di ba? Oh naman. Kasi marami naman tao na nagme-message din sa akin. Ba't parang ikaw yung kinakabahan? Ako, kinakabahan? Hindi, joke lang. Joke lang. Ako ba? Hindi, ako. Inamin ko ako na. Hindi, relax ka lang, Ma'am Jones. Mm-mm. So, ano yung plano mo? Kung sakali, halimbawa, di ba? Kayo pa ba hanggang sa ngayon? Hindi na. Kami pa din. Tama naman yan, no? Kapag nagmahal ka kasi, dapat magmahal ka lang. Dapat ready ka sa bagay na pinasok mo. Halimbawa, just like ako, I'm here yung social media. Sa part ng asawa ko, napakahirap yun. Kasi nga, marami akong nakakausap. Marami akong na-engage, lalong-lalo na mga babae. Sabi ko nga, salamat ka, nakikita mo ako online. Diba? Oh. So, I'm here to earn money. Hindi ko kakaila yan sa mga viewers ko. Kasi ako, lahat ng ginagawa ko, pinaghihirapan ko naman eh. Diba? Pinapasaya ko sila. Kung lahat-lahat, ginagawa ko para lang ma-entertain sila. Nasa kanila na yon kung susuportahan nila ko hindi. Sabi ko nga, yung gifts, paswartehan yan. Kapag may nagbigay sa'yo, ibig sabihin, na-appreciate nila yung ginagawa mo. Kapag wala, ibig sabihin, hindi nila gusto yung ginagawa mo. Tama? Tama. Kaya ako, wala akong ginagawa. Mag-live lang na ako ng mag-live. And I'm so very thankful nga merong mga sumusuporta sa akin na hindi talaga umaalis. Thank you so much guys sa mga taong yan. So, halimbawa, kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat alamin mo muna lahat kung ano man ang meron siya. So, kapag alam mo na, itry mo muna, tanungin yung sarili mo kung kakayanin mo ba. Kakayanin mo ba na ganito yung mangyayari? Kasi expect the worst eh. Tama? Kasi kapag nagmahal ka, dapat expect mong masaktan, magtiis, lalong-lalo na umintindi. Pero parang one way yun. Diba dapat it comes both ways, sorry. Yeah. Dapat, it's two way eh. Dapat hindi lang ako. Dapat siya din. Diba? Pero depende kasi sa purpose. Depende yan sa purpose. Tulad ko, hindi lang naman, sabi ko nga, hindi lang naman ako nagla-live para wala lang eh. Makipag-checkahan lang. Ako, kumikita ako dito. Kaya yes. Para sa akin, ang TikTok, trabaho na to. Para sa akin ha. Kaya, kahit anong gawin ko dito, may reason ako kung bakit ako ganito sa social media. Kumbaga, hindi yung nagla-live ka na parang wala lang. Diba? Yung parang ma-enjoy mo lang, pero yung may purpose ka talaga sa buhay. Akin, yung mga kinikita ko dito, hindi yung winawaldas ko lang kung saan-saan pumupunta. Iniipon ko, binabalik ko mismo sa members ko kapag may problema members ko. Hindi lang ako ang nakikinabang. Kumbaga. Kaya kapag ikaw, halimbawa, no, sa totoo lang kasi, yung role ng mga babae sa mundo, no, kapag halimbawa nakipag-asawa, nakipag-girlfriend sila, role nila kasi yung magmahal, umintindi at umunawa lang sa boyfriend o asawa nila eh. Lalo na yung pagtitiis. Pero depende. Depende kung karapat dapat bang pagtiisan yung karelasyon mo o kinakasama mo. Kung alam mo nang hindi na tama at sobra-sobra na at hindi ka naman nakikinabang at kung alam mo naman someday na parang wala talaga, eh mag-isip ka. Kasi tayo, may sariling isip naman tayo eh. Tama? May sarili kang isip, may sarili akong isip. So, imposible yan na hindi tayo makapag-isip ng what if. Lagi ko naisip yan. Kasi ano ako eh, advance ako mag-isip eh. Masyado akong deep mag-isip. Lalo na sa edad ko, yung ganitong edad. Walang problema, ma'am, sa edad. Basta kaya mo pa.
hindi tayo ano, wala tayo, hindi tayo nagbabase sa edad, 'di ba? Merong mas bata pero magaling, merong may mas edad pero mas magaling, 'di ba? Diba? Hindi totoo. Magaling mag-alaga, magaling magluto. Or what? Maraming klaseng magaling. Ano ba iniisip mong magaling? Hindi. Sa ano? Discarte sa buhay siguro. Oh, isa na yun. Sa gipa. Diba? Meron sinasabi nilang bata pero matured naman mag-isip. Grabe kung dumiskarte. Diba? Meron namang may edad pero parang bata mag-isip. Tama ba? Pero minsan meron namang may mas edad pero matindi. Diba? Ihi lang ang pahinga. Sa trabaho. Ay nga, hindi, akala ko kasi number 2. Namin mo pala number 1. Ah. Hindi, pinapangiti lang kita kasi masyado ng ano eh, parang masyado ng malalim ang iniisip mo. Kaya, nananervous talaga ako. Kalma ka lang. Ako lang to, yeah. 2.0. Hindi lang ako nangingialam sa usapan nyo kanina. Simple lang tayo. Bakit mas kinakabahan ko sa iyo kausap kesa kay Kuya Jorin? Huwag ka mag-alala kasi hindi lang ikaw ang kinabahan dito. Marami na kayo. Grabe. Talagang diba? Yung dibdib ko talagang parang dugdugdug ganun. Nag-uumpisa pa lang tayo, ma'am. Hindi pa lumalawak yung usapan. Mas ko po patawarin. Hindi, totoo yan, yung sinabi ko. Sige. Kasi nga, serious na. Minsan kasi may mga tao talaga na, ano eh, sabi ko nga pag nakilala natin sa social media, lalong-lalo na sa mga napagmamatch ko dito, hindi ibig sabihin nagmatch kayo dito, ay okay na kayo. It's up to you kung paano mo, kung paano ka mag-imbestiga, kung paano mo alamin kung ano man ang meron siya. Hindi yung basta-basta na lang tayo magtiwala agad. Tama? Kasi social media pa lang yan eh. Diba? Posible, mahal mo ngayon. Ang tanong, paano kapag nagkita na kayo in person? Meron ka bang mararamdaman sa sarili mo na kung anong nararamdaman mo online, ganun din ang mararamdaman mo sa personal? Thank you po, Jong Soli. Merong hindi ganon. Oo, kailangan talaga i-mimic mo yung person kasi importante yun eh. Hindi yung Meron kasing sa... ano, meron kasing kapag nasa social media, napaka-attentive sa'yo. Kumbaga, minsan attention na sa'yo lang. Pero pag in person kasama mo, physically present but mentally absent. 'Di ba? Yeah. Lalong-lalo na kapag online mararamdaman mo 'yon. How much more kung personal kayong magsama? Baka aligaga 'yon. 'Di ba? Baka unang kita nyo pa lang magpapaalam na agad dahil may lakad. 'Di ba? Alam mo, naisip ko din 'yan. Napaisip din ako. Minsan kasi ano eh, kapag nagmahal tayo, wala na nagiging tanga na ganoon. Ako, danas ko 'yan sa sarili ko. Kaya tama. Ganyan. Sabi nga, minsan, utak din ang ginagamit ko. Thank you, Kors. Ay, thank you, Miss Kors. Kapag dinala tayo ng pagmamahal o pag-ibig, wala na tayong magagawa dyan. So, sabi ko nga sa mga nakakausap ko, kung gusto mo ng totoong payo, doon ka manghingi ng payo sa taong nagsasabi ng totoo. Kasi kung gusto mo ng payo pero dapat gusto mo kakampi sa'yo. Hindi, payo yung hanap mo. Kakampi. Tama, mali. Kasi kung alam niyang mali ang ginagawa mo at nag-agree pa rin sa'yo, hindi siya nakakatulong. Sa halip, nakakasama pa siya sa'yo. Ngayon, kung ang kausap mo, sinabi niya sa'yo yung totoo at sinabi niya yung mga mali na dapat mong hindi mo gawin, yun yung totoo. Kasi pag nagmahal ka kasi bulag ka na eh. Diba? Hindi mo na alam kung anong tama at mali. Basta ang naisip mo lang, mahal mo lang siya. Tama? Oo. Dumadating pa nga sa punto na wala ka nang dapat pakinggan. Sasabihin mo sa sarili mo, bakit ko sila pakikinggan? Eh, ako to eh. Diba? Mahal ko siya, ipaglaban ko siya. Tama? Kahit alam mong nagiging tanga ka na. Oo, mali. Minsan... ano,
minsan may time na talaga nagpapakatanga ka. Pero minsan, iniisip mo din eh. Alam mo yon, yung may time din na napapaisip ka kasi may nasasaktan ka din. Kasi may mga scenario na ano eh, tawag dito. Minsan naiiyak ka dahil nasaktan ka. Pero pag nag-usap kayo, ganun, parang bumabalik ulit. Pero it's a pattern. Parang nagiging pattern na lang siya, hindi na siya ano. Alam mo yung ginagawa niya. Alam na niya kung paano ka paamuhin. Ayun nga. Alam niya kung paano ka paamuhin. Kung paano ka pasundin, no? Sana hindi ganoon, no. Kasi halimbawa pag nag-away kayo, alam niya malambot puso mo. Eh. Kunting I love you, kunting sorry, kunting effort, okay na kayo. So kapag nakakaranas ka na ng ganun na kapag nag-aaway kayo, ganun ulit, tapos mangyari ulit, no go. So ikaw ba, mananatili ka ba sa isang sitwasyon na lagi na lang bang ganun? Na kapag, halimbawa, tulad niyan, sample, kung wala siyang oras sa'yo, tapos, nag-aaway kayo lagi, eh alam niya mahal ka niya eh. Tapos, kunting sorry lang sa'yo, okay na kayo. Papayag ka ba? Ano? Ang hirap kasi. Kasi minsan yung utak na o-overcome ng ano, ng puso, alam mo yun. Kaya minsan nagiging tanga yung tao eh. Minsan talagang gusto mong patawarin kasi may natitira ka pang pagmamahal eh. Pero yung paulit-ulit na lang, nababawasan. Parang baso, alam mo yun. Pag hindi, parang kandila na pag sinindihan mo unti-unting na ano, natutunaw. Nauubos. Kumbaga, bawat light is a strike. You know, pag they make mistakes, tapos iilaw na naman, tapos another mistake na naman, hanggang sa bumaba na ng bumaba, umabot na sa lamesa, hanggang yung pasensya mo, ubos na. Yun na yung time na siguro na ano. Pero kapag mahal mo, habaan mo pasensya mo, mahal mo eh. Pero sabihin ko sa'yo, hindi mo kailangan magtago. Lalong na alam mo na wala siyang, kumbaga, hindi siya committed, hindi siya kasal, single na single siya, single ka. Sabi ko nga, walang problema kahit single mom ka o may edad ka. Diba? Ang importante, nagkakaintindihan kayong dalawa. Ngayon, dun mo malalaman kung magiging proud siya na ibalandra ka sa karamihan na ikaw yung girlfriend o karelasyon niya. Kaya nga, kaso may mga bagay na ano eh, hindi pa talaga pwedeng pag-usapan or ano. Kasi may pinoprotektahan kang tao, mga anak mo, ganun. Hindi po pa nakukwento, hindi pa nakapagpaalam sa mga anak mo na si mami nyo may ganito na? So isa yun sa dapat unahin mo, Jules. Ha? Isa yun sa dapat unahin mo. Kasi hindi pa naman talaga ako serious eh. Hindi pa ako ready. Hindi naman ibig sabihin, paalam ka, nak. Hindi naman yung ano pa. Hindi, ano, kahit daanin mo sabihin ro, nak, si mami pwede na bang mag-boyfriend? Kasi matagal naman si mami mo single. Ganito. At least maging aware sila kahit wala pa. Kaysa naman yung anak mo mabigla, di ba? Mm-hmm. Eh paano kung lumabas? Alimbawa, meron kang tinatagong karelasyon. For example lang. Tapos lumabas bigla nang hindi mo inaasahan. At nalaman ng anak mo. Sakit ng ulo. Tama? Oo. Kasi kahit ikaw o siya, hindi niya naman kagustuhan na lumabas yung balita na yun. O yung issue na yun. Paano kung lumabas yun? Sige nga. Paano mo timbangin ngayon yung problema sa anak mo at sa relasyon mo? Mahirap talaga yan eh. Siyempre, unahin ko yung anak ko. Kasi, ano yun eh. Dugot laman ko yun eh.
anak ko muna isipin ko. Dapat bago. Lang. Kasi... Sabi ko nga sa mga single mom, una anak bago lahat. Tama yun. Kung pwede nakipag- mo kasing i-deny na may asawa ka, may boyfriend ka, pero yung anak dapat din talaga din na may anak. Oo. Kaya nga dapat maging kasi, proud ka eh. Dapat. Kasi pagdating ng araw, mamaya may nanonood, tas maalala nila, oh, bakit dinideny mo kami na ito, Jules, ah. Wala kang anak. Sa mga single mom, huwag na huwag kayong papayag na itatago kayo. Lalong-lalo na alam nyong single kayo at single din yung kaharap nyo. Anong reason bakit kailangan kayong itago? Sige daw. Magbigay ka ng matinding rason bakit kailangan kayong itago kung totoong mahal ka niya at mahalaga siya sa'yo. Hindi ko masagot eh. Diba? Wala akong masagot. Kasi ako, being a social media influencer, hindi naman, bilang isang live streamer, never kong sinabi na wala akong asawa, wala akong anak. Sabi ko nga, kahit ilan lang yung viewers ko, basta totoo yung totoo sa live ko, okay lang ako. May gifters man o wala, okay lang ako. At least ginagawa ko yung best ko para mapasaya lang kayo. Kasi ayoko yung ano eh. Kasi someday malalaman din naman nila yan eh. Ay, si 2.0 may asawa bala, may anak bala. Kanino babalik? Diba? Halimbawa, lumawak yung followers ko, lumawak yung viewers ko, dumami ng dumami. Nang hindi nila alam na may asawa at anak ako. Kapag nalaman nila at nadismaya sila, sa tingin mo ba hindi sila mawawala? Mawawala sila. Mawawala sila kasi... Bakit? Binulag ko sila sa kasinungalingan. Diba? Nagpanggap ako na wala kahit meron. Tama. Diba? Ngayon, kung sinabi mong may asawa at anak ka, tapos tanggap ka nila, ibig sabihin, yung mga nandito, solid yan. Ako kasi, ano eh, hindi ako talaga nag-ano eh, sa mga followers, wala akong pakialam kung ano sabihin nila eh. Alam mo yun? Kahit mawalan ako ng followers, kaya nga di ba yung 10,000, less than 10,000 lang ako, pero kung tutuusin, I've been in TikTok for like almost 5 years. Pero 7, oh. Almost 7,000 pa lang yung, ano, over 7,000 pa lang yung mga followers ko. Kasi, ano eh, wala akong pakialam sa mga sasabihin ng tao kung i-follow nila ako or likes nila ako or kung ano yung buhay ko. Kung anong malaman nila. Wala nang halaga sa akin yun. Ang importante sa akin yung pamilya. Totoo yan. Eto ah. Tayo mga tao, hindi tayo nabubuhay nang walang pera. Totoo yan. Tama. Pero, mas importante yung iniisip natin at nararamdaman. Hindi kaya bilhin ng pera ang pagmamahal. Tama. Kapag dinaan natin sa pera, yung mga bagay-bagay, asahan natin mawawala yan. Pero mararamdaman mo kung totoo talaga sa'yo ang partner mo o hindi. Ano ba yung tipo ni Jules sa isang lalaki? Yung standard ko sa lalaki? Yes. Hindi yung para sa lahat ng babae. Just like... Mas gusto ko yung ano, yung lalaki na ano, masungit. Masungit. Mm-hmm. Hindi kailangan gwapo. Ang standard ko kasi ano eh, hindi ako tumitingin sa status ng lalaki kung may trabaho or ano. Basta yung mga qualities na hinahanap ko nasa kanya, katulad ng mapagmahal sa magulang, importante yun. Kasi culture natin yun eh, na pag marespeto sa magulang, ibig sabihin, magaling din rumespeto ng babae. Magaling magdala ng pamilya, kumbaga. Oo. Kasi kung yung magulang niya, nirerespeto niya, nanay niya, inalagaan niya, syempre, pag yun yung tao na yun, pinakasalan mo, talagang mamahalin ka nun. Kasi thank you, Mamapi. Magulang niya, inalagaan niya. Saka, importante din sa akin ng religion. Kailangan same ng religion. Kasi,
pag parehas kayo ng religion, parehas kayo ng totoo naman yan, guys, na dapat hindi tayo magbase sa estado ng tao. Bakit? Oo. Yung pera kasi, kayang kitain yan. Di ba? Halimbawa, nagsama kayo. Ikaw, may kaya siya, wala. Yung pera, pwede niyong paghirapan ng sabayan eh. Di ba? Pero yung taong sasamahan ka hanggang dulo, hindi mo makikita yon. Yung totoong tao na nagmamahal sa'yo. Di ba? Kapag nagmahal ka, Jules, maghanap ka ng taong hindi ka maintindihan. Gets mo? Oo. Bakit? Hindi ako maintindihan. Yes, nagigets mo? Maghanap ka ng taong hindi ka maintindihan. Bakit? Bakit? Maghanap ka ng taong hindi maintindihan, no? To the point na umabot kayo sa sitwasyon na hindi na kayo magkaintindihan, pero hindi ka pa rin iiwan. Yung tipong nag-aaway na kayo, kung ano-ano na yung pinag- parang pares kayong vulnerable. Pares kayo manhid. Gusto nyo nang umayaw, pero ayaw nyo kasi mahal na mahal nyo yung isa't isa. Kailangan nyo yung isa't isa. Yun yung dapat hanapin mo. Huwag ka maghanap ng taong basta lang na maintindihan ka. Kasi madaling sabihin na maintindihan ka eh. Oh, naintindihan kita. Ang tanong, may pasensya? Ang tanong, may pagmamahal kasi ba? Mahirap kasi ano yun kung... Basta. Hindi, totoo yan. Paisip din ako eh. Kasi ang ganda ng ano mo eh, ng ano mo eh, ng advice mo eh. Kasi napapaisip din ako. Ganito kasi yan. Halimbawa, madaling sabihin na naintindihan ka. Ang tanong ba, nasa isip ba niya? O totoo ba siya sa sinasabi niya? Pero pag nakahanap ka ng karelasyon na hindi, yung tipong hindi ka na niya maintindihan, away kayo ng away, kung ano-ano na yung pinanggagawa niyo, pero still, matibay kayo. Nilalaban niyo. Sabi ko nga, walang forever, pero together meron. So bakit ko nasabi na together? Kasi sa hirap at ginhawa, no, kahit anong problema, nandyan kayo magkasama. Tama wala? Hoy! Grabe, kinakabahan. Alam mo, napapatitig na lang talaga ako sa iyo. Huwag mo titigan masyado, mga tanong. No, kasi ano eh. Hindi kasi may tao kasi na ano eh, na gwapo lang, pero hindi, walang sense kausap. Ikaw kasi may sense ka kausap eh. Ano, sense of tumor? Hindi. Hindi, totoo. Kasi nakaka-attract din yan, yung mga ganyang lalaki. Kasi nagtatrabaho sa hospital, right? Ang daming mga doktor doon, hindi kagwapuhan, pero pag nagsalita, talagang mai-inlove ka dahil napakatalino. Ang galing nilang mag-advise, ganyan. So bakit di ka nakahanap doon? Hindi ka naman doktor, pero ano? Doctor Love daw ano, ako eh, Doctor Love. Sa Doctor Love, I mean, parang sa Love Light, ganyan. Kasi minsan, maganda rin yung, ano, nalalaman mo yung point of view ng lalaki, yung sa lalaki side. Katulad ng mga kapatid ko, may mga kapatid akong mga lalaki, sila yung mga nag-a-advise sa akin sa mga ganyan. Kaya ano. Hay, nako naman. Hindi, totoo naman talaga. Tsaka yung love. Hindi, sa totoo lang yung love. Hindi ako naniniwala dun sa unang kita mo sa isang lalaki o isang babae na ay gusto ko siya. Ma-considered as love. Para sa akin, hindi love yun. Yun yung magiging ugat o yun yung magiging tulay ng kapahamakan mo. So bakit maraming mga single mom? Bakit? Ba't kaya? Kasi sa ating mga Pinay Pinoy, nagbabase tayo sa mukha, physical appearance. 'Di ba? Totoo 'yan. So kasi kapag halimbawa may crush tayo, ay okay na. Kapag nagustuhan ka ng crush mo, niligawan ka, okay na kayo. That is not love. It's nabulag ka lang sa sitwasyon.
'Di ba? Niloko mo 'yung sarili mo na sinabi mo na gusto mo 'yung tao, mahal mo 'yung tao, pero hindi 'yun totoo. Naniniwala ako na 'yung love is a process. 'Yung tipong mararamdaman mo 'yung totoong pagmamahal sa isang tao na hindi mo man lang mamamalayan. 'Yung totoong pagmamahal. 'Yun. 'Yung tipong nag-uusap lang kayo, hindi naman kayo magkaibigan, lagi nga kayo nag-aaway. Pero nagugulat ka, nararamdaman mo, mahal mo na pala. That is true love. Diba? Yun totoong pagmamahal. Naranasan mo na ba yung ganun? Yes. Yung ganung bagay. Kasi, ang galing mong advice, parang... Hindi, sabi ko nga, Ma'am Jules, sinasabi ko dito, hindi ako ipokritong lalaki. Yung mga negative moment, negative vibes, both negative and positive, na experience ko. Nasabi ko nga, bilang isang lalaki at the age of 31 years old, naranasan kong umiyak, naranasan ko rin magpaiyak. Marami ng babaeng umikot sa palad ni 2.0. Hindi, maging totoo tayo. Kaya nga, totoo. Kasi yung iba nagsasabi, hindi, matino ako. Mabait akong tao. Talaga ba? Na wala kang ginawang kabulustugan sa buhay mo? Ako, wala namang perfectong tao. Kaya nga, darating tayo sa punto na magkakamali tayo, pero pag nagkamali tayo, di ba? Nakagawa ka na ng pagkakamali, pero isipin mo rin yung tama, kung paano mo may tama yung pagkakamali. Hindi yung nakagawa ka na ng pagkakamali to the point na, halimbawa may pamilya ka, naiwan mo pa yung pamilya mo dahil sa pagkakamali mo. Mali. Di ba? Sorry. So, alam nyo na. Ba? Diba? Bakit hindi nyo nahanap yung lalaking para sa inyo? Girls. Sa amin na, yung... Kasi kami. Yung mga babae kasi mahilig sa pogi. Saka mga apam, kaya ganyan. Hindi sila na... Wala silang standard sa lalaki. Kaya minsan, napupunta sila sa taong, sa maling tao. Kaya sa mga babaeng umiiyak at naghihirap ngayon, gwapo pa more. Hindi dahil sa nakita mong gwapo, pero hindi mo naman kinilatis kung mabuti bang tao bago mo pinakasalan, bago mong ginowa. Hindi mo malang titignan kung may mga bad habit ba siya, may vices ba siya. Kasi gwapo na-meet ko sa bar, ganyan. Tapos yung pala, hindi mo alam, babaero pala. Ayun ganun. Or lasinggero. So ganito guys sa mga babae, huwag lang kayo bumasi sa itsura. Ang pangit, gumagwapo yan. Magagawa ng paraan yan. Yung gwapo, pumapangit yan. Ha? Yung gwapo, lilipas tayo, yan. Hindi naman tayo. Pero yung taong, pero yung taong totoo, maprinsipyo, mahirap hanapin yan. Kapag may nagparamdam sa inyong lalaki, huwag kayo magbase agad sa physical na anyo. Hayaan nyo munang patunayan nila yung sarili nila sa inyo. Diba? Bakit nyo buksan yung isip nyo, buksan yung sarili? Walang masama mag-entertain sa lalaki. Bilang isang babae, kahit ilan pa yung i-entertain mo, basta wala kang karelasyon, wala kang problema yan. You deserve na pumili ng lalaking para sa'yo. Diba? I-accept mo lang naman Bigyan mo lang ng pagkakataon Titignan mo lang naman kung sino'y totoo sa kanila Diba? Oh. Maging totoo ka sa sarili mo. Maging totoo dapat sila sa sarili nila. Kasi... Ang dami ng single mom dahil din sa social media kasi napakadaling mag-meet ng lalaki. Mag-Tinder-Tinder ka lang dyan or mga dating app. Tapos imi-meet mo lang gusto mo na. Pinapatulan na Masaya wala na yung dating traditional na Pilipina na nililigawan. Ano magawa natin? Masarap ngayon, Hindi ko naranasan yun, yung nililigawan ka, yung
bigyan ka ng regalo, ganyan, i-date ka, hindi ko naranasan yun. Ako naniniwala ako, depende naman yun, mapasocial media man o hindi. Nasa tao, kaysa yan eh. No? Swerte ka kung makachamba ka ng lalaking may prinsipyo talaga na kapag sinabi na totoo yung sinabi ko, tapos totoo talaga, papanindigan ka. Paano kung hindi? Yun lang masakit. Parang ginamit Jules, ka naniwala, maniwala sa asawa ko na kilala ko, may day lang. Pero nagmahalan ko yung dalawa. Oh! May day lang. Nag-heart lang sa may day ko. Pinaalam ko sa parents niya online. COVID that time. Sir, huwag kayong mag-alala. Anak nyo, safety sa akin. Kapag nawala anak nyo, hanapin nyo ako. Ito, ito birth certificate ko. Ito ID ko. Pulis po ako. Kapag nawala anak nyo, hanapin nyo ako. Nasa puder ko yung anak nyo. Yan ang tunay na lalaki. May paninindigan. Talagang, ano, paglalaban mo saka proprotektahan mo yung tao. Nagsama kami. Nakabuo kami. Ngayon, nalipat ako ng assignment, pinauwi ko. Umuwi, pumunta siyang mag-isa. Umuwi siyang mag-isa. Paalam ulit ako sa parents niya. Sir, huwag kayong mag-alala kahit uuwi mag-isa anak niyo. Kapag okay na panahon, pwede na akong umuwi. Uuwi ako, pupunta ako sa lugar niyo kahit hindi ko alam. Nasa Luzon ako, pumunta ako ng Mindanao, hindi ko alam bahay ng asawa ko. Pero pinuntahan ko. For the first time in the history na pumunta ako ng Mindanao na wala akong kaalam-alam. Sumakay ako eroplano, pinuntahan ko bahay na napakalayo. Naabot ko. Sabi ko, sir, kung ano yung paalam ko sa inyo, hindi man ako nakapunta sa inyo, nabuo ko man yung apo nyo na hindi nyo ako nakita, magpapakita ako sa inyo bilang ako. Kasi social media lang kami nagkakilala eh. Nagsama kasi kami. Kasi yun ang proper way na ano eh, na panliligaw or talagang itrato yung respect ba sa babae. Kasi niligawan ko yung dahil asawa ko, ma'am. Oras lang. It doesn't matter kung oras lang, di ba? Pero I mean, ginawa mo yung part mo na dapat mong gawin as a man. At least, pinunta mo yung magulang niya. Naging ano ka ba? Ano ba tawag doon? Nire-respeto mo yung babae. Hindi lang dahil, alam mo yung binahay mo lang kasi hindi mo man lang kinausap yung magulang. Kasi kung tutusin, pwede ko natakasan yun eh. Hindi naman nakapangalan sa yung bata. Pero hindi, anak ko yun eh. Kaya nga. Tsaka responsibilidad ko yun. Kaya laking tuwa ng magulang niya nung umuwi ako sa kanila. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Pupunta ako, uuwi ako ng buo sa inyo. Sa ngayon, di pa pwede. Alam mo naman kung anong dahilan. Trabaho eh. Ganun lang naman yun. Sabi ko nga, yung gwapo, nawawala yan. Pero kung makakita ka ng gwapo at may prinsipyo, may paninindigan, eh isang ka pa. Di ba? Meron kasi, ma'am, gwapo pero tanga. Di ba? Merong pangit. Pero maayos. Pero diba? Matalino, tsaka maano, marespeto. Yung pangit kasi pwede mong pagupuhin yan eh. Diba? Ang dami nang ganyan eh. Ang daming pamamaraan. Pero kung gwapo lang, pero tanga naman, eh, mag-isip ka. Hindi, totoo. May point ka naman dun. I mean, natatawa lang ako kasi totoo. Diba? Meron naman minsan, maganda lang, pero walang kwentang kausap. Diba? Grabe ka. Wala akong pinipinpoint ang pangalan, guys. Kasi totoo naman talaga. Merong gwapo, pero napakabobo. Hindi, totoo. Tsaka hindi naman lahat ng may bachelor's degree, ano ba tawag dyan? Intelligent. Sometimes they're idiots. Hindi, ang importante dyan kasi, guys, talaga.
yung alam mong totoo sa